Hello and welcome to another video of Matuklasan. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung SPSS environment. SPSS stands for Statistical Package for Social Science. Nag-exist na to ng napakatagal na. Nag-start to noong 1968 at originally SPSS lang siya hanggang na-acquire siya ng IBM or International Business Machine at naging IBM SPSS Statistics. Marami na itong version pero yung ipapakita ko sa inyo ay yung version 20. Itong software na to ay malaking tulong sa mga statisticians and other analysts na nag-analyze ng data para ma-interpret yung mga findings ng isang research paper. Imbis na i-compute mo manually, we will just use a computer at in a few seconds, nagre-release na siya ng output and all we need to do is to interpret those results in a study. At nasabi ko nga na ang pinapakita ko sa inyo ay version 20 ng SPSS. Pero it doesn't matter kung ibang version yung gamit nyo kasi halos pare-parehas lang naman yung mga features ng SPSS sa iba-ibang version. Kumbaga, nadadagdagan lang ng mga tools and other features. Pero yung environment, halos parehas lang even in the earlier versions present itong mga tools na to na kadalasang ginagamit natin sa mga statistical analysis. Kapag in-open natin yung software, ito yung bubulaga ng window sa atin. At kung mapapansin nyo dito, meron tayong dalawang options. First is to open an existing data source. So kung may save file kayo, pwede nyong i-open from here. At kung meron naman kayong ibang file type na i-discuss ko mamaya, pwede rin naman i-select ito. Pero kung gusto nyo ng tutorial, basta may internet connection kayo, you can always select this run tutorial. Pero ang gagawin natin ay yung type in data kasi kadalasan kapag nag-open tayo ng SPSS, kadalasan kung hindi nakasave yung file, gagawa tayo or mag-i-input tayo ng mga data na na-collect natin from our survey or any research instrument. Basta kung hindi kayo sigurado, select nyo lang yung type in data at kung ayaw nyo nang mag-open ulit yung window na to sa next na open nyo ng software, you just need to select don't show this dialog in the future. So, pag in-okay nyo yan, ang makikita natin ay yung ating tinatawag na data editor. So, ang tawag natin sa window na to ay data editor. At mapapansin ninyo na meron tayong mga menu bars dito na pwede natin gamitin kapag tayo mag-a-analyze na ng data. Kadalasan ang gagamitin natin ay itong file menu, yung edit, yung analyze at saka yung graphs. Halos nandito naman lahat ng kailangan natin for common statistical analysis. Dito sa file at kung gagawa tayo ng bagong dataset, dito lang, ito lang ang i-select natin at apat yung possible na options natin. Kung gagawa ka ng or mag-i-input ka rather ng mga collected data mo, pwedeng itong piliin mo yung data, which is this one. So, meron na tayo. Kung gusto mo naman ng script or programming language ang gagamitin mo sa SPSS, pwedeng gamitin mo yung syntax or yung script. Yes, mayroong sariling programming language yung SPSS at kung marunong kayo sa language, pwede kayong directly mag-analyze ng data using this window or this option. Kung marunong naman kayo sa output, pwede rin naman. Dito sa output kasi, pag nag-analyze tayo ng data, ito yung pinapakita sa ating window. At kung ano yung nakikita nyo dun sa data editor, ganun din naman ang nakikita nyo dito. Pero syempre, magagamit mo lang to kung meron ka ng existing data. At kung gagawa ka lang naman ng panibagong dataset, ito ang kailangan natin, itong data editor. Yung mga ibang options naman na nakikita natin dito, ito na yung mga typical na nakikita natin sa Microsoft Office kung gumagamit kayo. So, ito, meron tayong undo, redo, copy, paste, insert variable, or insert cases. Pero kadalasan, hindi naman natin nagagamit lahat yan, di ba? Kung pupunta ka naman dito sa menu or analyze bar, dito mo makikita yung mga statistical analysis na kakailanganin mo for your data. So, kung descriptive statistics ang gagawin mo and you need to create some frequency tables, dito ka pupunta. Kikreate ka ng sariling tables, dito rin. Dito naman, kung gagawa ka ng t-test or one-way analysis of variance, pwede ring correlation, regression, pwede ring classification of variables. At kung mag-evaluate ka naman or magte-test ka ng reliability ng inyong research instrument, pwede ka rin dito mag-select. So, maraming option.
ang pwede natin gamitin dito. Kaya nga sabi ko, dito sa analyze menu, halos nandyan na lahat ng kailangan natin. Kung gagawa ka naman ng sarili mong mga graphs, pupunta ka lang dito sa chart builder. So, kung mapapansin ninyo, pinapakita ko lang ng mabilisan sa inyo kasi meron tayong separate video for each analysis at kung anong gamit ng mga tools na nandito sa mga menu bar na. At ang pinaka-importante na kailangan nating makita dito sa SPSS environment ay yung dalawang tabs na nasa baba. Yung variable view at saka yung data view. So pagka naka-yellow ito, ibig sabihin nandito tayo sa data view. So ito yung parang nakikita natin sa Excel na merong columns dito sa taas at dito natin ini-input yung mga data natin pababa. Pero paano naman tayo nagki-create ng mga variables? Okay? Dito sa variable view. Dito tayo nagre-create ng mga variables for each column at for each data set. Sige, subukan nating mag-open ng existing file sa SPSS. Alam nyo ba na dito sa SPSS program, meron na kaagad na mga save demo files na pwede nating gamitin pag nagpa-practice tayong gumamit ng SPSS. Kailangan nyo lang pumunta sa file, then mag-open tayo. Dahil dataset ang gusto natin or sa data editor tayo, piliin lang natin yung data dito. At hanapin nyo lang kung saan nakasave yung inyong SPSS. In my case, nasa Drive C siya. So hanapin ko yung Drive C. Ito yon. So pag nahanap ko yung Drive C, punta ka lang sa Program Files. And then IBM SPSS Statistics 20. At hanapin mo yung samples na folder. Pagka-select nyo dito, makikita nyo na yung iba-ibang sample files na nandito na agad sa SPSS. So, kung halimbawang pipili ako ng isang demo file, papansin nyo, ito yon, nakalagay ay .sav. .sav kasi ito yung file type natin kapag nag-save tayo using the data editor. So, pag in-open natin yan, ito ngayon yung ating set of data. Ngayon, tingnan natin dito sa data view. Kung mapapansin nyo, nakaayos na itong mga to. So, dito sa first column, meron tayong variable na age at ito yung mga age ng mga respondents. Okay? So, ito naman yung second variable natin, marital status. Let's say, single tsaka married. So, kung mapapansin nyo, walang nakalagay na single at married dito kasi coded na itong mga variables natin. Okay? At kung gusto nating malaman kung paano ginawa itong mga variable na to, dito yan na-create sa variable view. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung first column natin sa data view, ito siya, which is the age. At dinidefine mo yung variable na yon using this row. So, kung numeric siya, lalagay mo lang numeric. Okay? At merong iba-ibang options din dito regarding the type of variable that you will use. Pero sabi ko nga, bibilisan ko lang ito kasi nga, meron tayong separate video sa paggawa nito. Okay? So, kung titignan natin yung marital status kanina, dinefine siya dito na 0 yung unmarried tapos 1 yung married. Pero po pwede ba na single tsaka married ang nakalagay dito sa ating data view? Kung pupunta tayo sa data view ulit, pwede ba na single married nakalagay dito? Oh, pwedeng pwede. Okay? Pero sa SPSS kasi, pag mag-analyze tayo ng data, kailangan nating i-code yung mga string variables na tinatawag o yung merong mga characters like letters and other symbols para mas maintindihan ng SPSS yung pag-analyze niya ng data. So, ayan. Nakita nyo dito na napakaraming variables per column. At yung mga variables na to ay defined dito sa ating variable view tab. Ngayon, halimbawang susubukan nating mag-analyze ng data. Halimbawang gagawa ko ng descriptive statistics. Magseselect ako halimbawa ng age. Isang data lang. Ayan, napakabilis lang, di ba? Pagka-okay ko, may lumitaw na output window. So, yan yung relationship ng data editor view sa output window. Kapag ka nag-analyze ka ng data sa data editor, dito siya lumilitaw sa output view. At dito sa left side, nakikita nyo yung mga actions na ginagawa nyo. So, ibig sabihin, pag nag-analyze ulit ako dito, lilitaw lang ulit siya dito sa output window natin. So, kung halimbawang nag-analyze ulit ako,
Let's say income naman ang inanalyze natin. I pressed okay. So ayan, nadagdagan siya, 'di ba? So ito yung first na inanalyze natin at ito yung second na inanalyze natin. So basically, ganyan lang usually ang gagawin natin sa SPSS. Data editor, mag-analyze tayo. Dito natin makikita sa output. Pero kung mapapansin nyo, similar yung mga menu natin dito sa menu sa ating data editor. So, ibig sabihin, pwede kang dito mismo mag-analyze din sa output view kapag ka-define naman yung mga variables mo sa inyong data editor view. So, ibig sabihin, ito, kung meron kang data dito, pwede ka nang mag-compute directly dun sa output window. Ngayon, paano naman kaya tayo magsisave ng mga files? So, kung itong output lang ang kailangan mong isave, pupunta ka lang sa file, and then save as. At kung mapapansin nyo, .spv ang file type natin kapag ka ang ating sinisave ay yung ating output window. Yan. So, .spv nakalagay. At mas maganda na marunong kayong mag-code ng inyong mga work kasi sa SPSS kasi napakaraming files ang pwede natin gamitin at isave. Kaya mas maganda na na-organize natin tama yung mga file name natin. Okay? So, ito na yung output view. So, kung limbawang na-save mo na yan, gusto mo ring isave itong data editor window natin. File, save as tayo. At kung mapapansin nyo, kagaya ng sinabi ko, .sav naman pag sinave natin itong part na to. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa na ibang video tutorial, like kung paano ginawa itong dataset na to, make sure to subscribe and hit that notification bell. See you in the next video.